Good morning! Today is November 4 and 10:38 na ng umaga. Nagtatampo si Mia. Ayan, may shampoo. Ayaw umalis dyan. Kanina pa sa bedsheet. Napagalitan ko kasi. Kasi ang kulit. Ang kulit. And I know how to talk with Mia. How to talk to Mia. How to talk with Mia, and she said, actually, Mama, kasi nakailang strike na siya sa akin, napagalitan ko tuloy, na kasi gusto habang tinuturoan ko si ate, gusto nakakandong, eh tinatry kong umattend dito sa work ko, kasi nga kausap ko yung client ko, tapos tinuturoan ko si ate, nag-ahabol din kami sa lessons, tapos siya, may activity naman siya, ginagawa niya, pero gusto nga niya lagi nakakandong sa akin, napagalitan ko. Ay, ayun. Konti na lang. Lately, medyo na-challenge ako kung paano ko pagsasabayin yung homeschooling namin, tsaka yung trabaho ko, tsaka basta lahat ng role. Ate, sige na, start answering. O, next. Room. Is that just a regular room? Yes. No. Especially pa dito sa AP tsaka Filipino subject namin. Medyo mabagal teacher kami room. Kasi nga si Ate Yana, di ba? Hindi siya maano sa Tagalog. Teacher room. No, that's a classroom. Class? Yeah, what's the Tagalog of classroom? Silid, aralan. Between silid and aralan, you put a... What's that? A hyphen. What is this again? Silid. Oh. Aralan. Aralan. Oh. Okay, good. You need to familiar yourselves with the Tagalog words, ha? Kasi mamaya tatanungin kita dyan. Opo. Opo. Yang. Huwag ka na magtampo kay mama. Huwag na magtampo. Love ni mama yan eh. Huwag ka na magalit. Are you mad at me? Are you mad at mama? Ha? Come here.
Are you gonna stay there? Halika na. Ate, sige na. Ay, don't use ate's dami. Sit down na ate. Oh, ay. Ate, guro. Say guro. Oh, okay, okay. Guro. Guro, you ha, you. Where? Guro. Can you hear where, me? Where? No, you need to hear me. Guro. Did I say goro? Goro. Guro. So where's the U there? Where's the U there? Gu. G-U, ate. G-U-R-O. Oh, para hindi na magtampo si Mia. Okay, sige, magturo tayo ng nakaganito. Kailangan ko na kasi talaga siyang tanggalin sa kumot kasi nga basang-basa na ng pawis. Okay? Tatanungin ka na ni Mama Ate. Are you ready for your recitation? Papa. Oh. What is paaralan? Yeah. Hi guys! It's already 7:14 in the evening and si Papa and si Mia ay tulog na. Hindi si Papa. Ah, hindi pa tulog si Papa. Okay. Galing ka sa room? Sa other room. But Mia is already sleeping. Kami ni Ate Yana, as I promised her, sabi ko pag tulog ni Mia, mag-ano kami. Bumili kasi ako ng course. I babysit her. Yeah, good job. Bumili ako ng course, The Art of Sketching, Transform Your Doodles into Art. Nakita ko kasi ito, may pinapanood akong YouTube video, tapos YouTube ad siya. So, nakita ko siya. Maganda kasi ito, pag may kailangan kasi ako or may gusto ako matutunan, dito ako bumibili sa domestika.org. Sobrang ganda ng skills courses nila. So, pakita ko lang sa inyo, guys. Ayan guys, bale, ito yung bagong bili kong course. So, si Ate Yana kasi yung naisip ko nung nakita ko yung ads nito. Sobrang ganda niya. At saka, usually kasi, ang nagustuhan ko sa mga courses ng Domestika is short courses lang siya. Usually 2 hours, ganyan. At saka, sa personal level siya. Basta to the point na talagang maiintindihan mo yung mga tinuturo nila. Isa din sa mga binili ko. Pero para naman to sa freelancing skills ko, yung Instagram strategy for business growth. Ayan. So, ito yung anuhin namin. 2 hours lang to. Sabi, kailangan lang namin na sarili namin sketch notebook. So, si ate may ganito din. Ako din. Actually, ito ginamit. Ayan o. Ayan. Ay, ginamit na rin ni Ate Yana. Pero ito, ayan. Ako yan, yan. Yung mga nagpa-practice ako ng painting. The reason din kung bakit nagtatry ako mag-paint kasi gusto ko i-encourage si Ate Yana na mag-create, mag-paint, mag-color. Eh, alam mo yun, hindi ko naman siya ma-encourage by just saying na mag-paint ka, mag-color ka, or mag-drawing ka, ganyan. Alam ko kasi gift niya yun. So, the only way na nakikita ko para mas ma-hone niya yung gift niya is sabayan ko siya para, alam mo yun, matutunan ko siya. I'm considering din naman na kumuha ng instructor, pero I feel like kasi mag-work yung instructor for her pag ano na siya, pag wala ng COVID. Alam mo yun, pag parang personal teaching na,
I'm not sure kung mag-work yung virtual teaching, pero for now, this is what I can do. And syempre, ayun, banding na rin namin ni ate. Anyways, since 7:17 na ngayon, I'm pretty sure hindi to aabot tong vlog na to ng 7:30 kasi I'm trying to upload on a daily at 7:30 PM, ba? Diba? So, i-upload ko pa rin to today, pero it's gonna be late. And then tomorrow, kasi tinatry ko na maging ahead sa schedule ko, like hindi same day edit tapos upload, hindi sana ganun, para hindi tayo naghahabol. Parang dapat meron akong pre-sked ng upload. So ang gagawin ko, tatry ko mag-upload ng sit down talk tomorrow. I'm thinking of budgeting kasi may nagbago sa budgeting namin, or kung meron kayo ibang request na gusto niyo pag-usapan natin na sit down talk, too many questions, let's do that. So tomorrow I'll do a sit down talk and a regular vlog like this para makapag-keep up sa daily vlog natin, kasi I'm really up for the challenge na mag-vlog talaga daily, mag-upload daily. Kaya, ayun. Ah, yun lang. Anyways, bibigyan ko rin pala kayo ng quick update. May mga bago kasi akong pinapropagate. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Though na-share ko na to sa IG story ko, pero alam ko naman na hindi laging iba rin talaga kasi yung mga active sa YouTube tsaka yung active sa Instagram. Kaya, yun. I just wanna share yung mga bago kong pinapropagate. Pinapropagate, guys. Ito ay ang umbrella tree. Umbrella dwarf tree. Ang ganda nito, guys. Tsaka yung mga variegation niya. Ayan. So, kahapon ko lang sila pinropagate. Ayan. Tapos, we expect this na mag-ugat in 4 weeks. Tapos, itatanim ulit natin sa soil. Pero, ito iba to. Ang tawag naman dito ay blindness tree. Kasi daw yung katas daw nito ay nakakabulag. Pero likod yan, guys. Ito talaga yung tunay niyang dahon. Pero since mas maganda yung feeling ko nga baliktad eh. Kasi ito yung nakaharap. Pero ito yung sobrang attractive. Kaya dinesign ko na siyang ganyan. Pinagsama ko na lang sila sa isang vase. Tapos ito, blindness tree din to, guys. Mama, we're not talking about plants. Yeah, wait lang, baby, ah. Ito ang amazing talaga, oh. Kasi ito pink. Tapos ito... Ay, ito red. Tapos ito pink. Ang galing, 'di ba? Kasi ito yung mga pink na part is nasa bottom part ng branch nito. Yung mga hindi nasisinaga ng araw. So, ayan, ang ganda. Tapos ito kumuha rin ako. Alam ko silver dollar tree ito, eh. Silver dollar. You're done with that. Ayan. Tapos ito naman ang ito, hindi ako pinatulog nito kagabi. Sobrang nag-binge watch ako ng mga care tips ng String of Hearts. Naghihingalo na yung String of Hearts ko. I started with 12 hearts. Ngayon, 6 hearts na sila. 50% down. Ngayon, tinatry ko na lang sila i-water propagate na may, ano, na may parang rooting hormone. Pinatakan Mama, ko ng rooting hormone. They don't have any soil. Yeah, it's okay. They will leave. Kailangan lang natin paugatin para ma-establish, anak. Pero ayan, may babies naman na to. So hopefully, ma-establish natin ng kanilang ugat. Ayan, yan lang ang quick update sa ating plants. Tapos syempre, nandito pa rin si Watermelon Peperomia, si Pilea Peperomiodes, ganun. Tapos si Monstera, ayan. Anyways, guys, thank you so much for watching today's vlog and for always being here sa aming daily vlog. Good night and we'll see you our next vlog. Yes. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Good night po. Good night. God bless po. If you want to watch